pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi, ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. At maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Ang pangbansang awit. Huwag maging pero sa sinangalan alam na puso sa dibdib mo'y bukay lupang hinibra duyan ka ng makiting sa manlulupig di ka pasisiit sa dagat at bundok sa simoy sa langit mong bukaw ang ilang tula at awit sa paglayang minamahal ang kisap ng wataw at muitag may nanagliningning ang bituin at araw na kailan may di magdidilim lupa ng araw ng luwal patit pagsinta buhay ay langit sa piling mo aming ikaya napak may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kora paroko Reverend Father Douglas D. Badong. Hihingin ang Panginoon, wawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaayayang lira, pandin niyo ang sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas.
kalakhan at dugin ang gitara at ang kaya ay ang lira. Ipan ninyo ang tumpeta, ipan na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korento at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pagkikiisa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung mamimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaliw namin na kami, kayo may maaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo. Tulad namin, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin tayo pong lahat. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin,
ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Tugon, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Tugon, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Ang mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 unid ang Diyos, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang araw din po ng kalayaan sa ating lahat na mga Pilipino. Happy Independence Day. Alam, wala na talaga, no? Wala nang dating. Ano naman ngayon, Father? Kung Independence Day, yayaman ba kami dyan? Yan ang kadalasan, no? Hindi na natin na-appreciate. Wala na tayong sense of history, kaya napakabilis natin nakalimutan yung mga taong nagsakripisyo para lamang sa kalayaan natin ngayon.
Dahil marami, no? Nakipaglaban para makamtan natin ang kalayaan, pero ngayon gusto natin magpa-under doon sa mga nanakop. At dati, pinaglalaban ng mga ninuno natin na magkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon, sarili nating batas, sarili nating pamahalaan. Pero ngayon, hindi ko alam, no, kung sarili ba natin talaga ito o nagpapakontrol tayo sa ibang, alam, no? Kaya mahalaga na itinuturo ang kasaysayan, ang kwento, no, na mayroon tayo, lalo tigit sa mga bata na naririto. Eh, ilang araw na lang, ilang taon na lang, mawawala na yung matanda sa tabi ninyo. No? Kaya lang, anong history ang iiwanan niyan, di ba? Anong kwento ang iiwanan niyan sa atin? Hindi yung celebrate lang tayo ng celebrate ng Independence Day, pero na-appreciate ba talaga natin yung pagiging malaya natin? Ayan. Kaya ngayong araw na ito, no, pinapaalala sa atin, sana makita natin na mapalad tayo. Kasi isa sa mga issue natin, no, na pag-uusapan na naman, kasi ang sabi nila, no, tayo na lang kasi yung bansang walang divorce. Para bang, kung titingnan mo yung attitude, no, nalulungkot, o di ba dapat mas maging, yung bang maipagmamalaki mo, kasi tayo na lang ang bansang walang divorce. Nalulungkot yung iba kasi eh tayo yung wala tayong yung abortion illegal, hindi katulad sa ibang bansa. Nalulungkot ka imbis na maging masaya ka. At yan yung problema. Paano mo tinitingnan ang katayuan mo sa buhay? Kasi sinisigaw sa atin dito, no? Makita natin nawa at masabi nating mapalad tayo. Mapalad ako. Sabihin niyo nga po, mapalad ako. Pero totoo ba na masasabi mo yan? Na mapalad ka? Kaya kasi ang sinasabi mo, eh kasi malas ako sa asawa. Eh kasi malas ako sa anak. Mapalad ba talaga ako? Eh kasi nakatira lang ako sa kamba. Mapalad ba talaga ako? Mapalad ba ako kasi yung nanay at tatay mo, vendor? Mapalad ba talaga ako kasi... Ano ba? Masasabi mo ba talaga na mapalad ka? Pero sana makita mo ang puntong ito na mapalad ka. Kasi napakaraming bagay na dahil sa katayuan mo, dahil sa sitwasyon mo, di ba, maraming bagay na po pwedeng masabing mapalad ka. Kung sa katayuan mo ngayon, halimbawa lang po, no, kung saan ka ba nakatira, kung doon ka nakatira, halimbawa, sa subdivision, sa isang mansyon, makapagsimba ka kaya? Tingin nyo lang. Tingin mo kung hindi siya yung napangasawa mo, mabait ka kaya ngayon? O pwedeng mas maraming lalaking mayaman dyan, pwedeng mas maraming babaeng mas mabait dyan, pero kayo eh. Na? Kaya lang kung titingnan mo, lagi yung mayroon ng iba, eh, imbis na masabi mong mapalad ako, ang masasabi mo, kawawa naman ako. Kaya lagi nauuwi sa self-pity. Kawawa naman ako. Walang pumapansin sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Kawawa naman ako. Pag ganun nga, kawawa ka nga talaga. Kasi hindi mo nakikita na nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan ng pansin o atensyon ng ibang tao para maging masaya. Kasi nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan maging mayaman, maging maraming pera, kasi nandyan ang Diyos.
Nasabihin nyo, buti pa yung mga nasa abroad. Ang swerte naman nila. Pero alam mo yung iba sa mga nanonood sa online, ang sinasabi naman, buti pa sila, hindi niya kinakailangang mag-abroad. Kasi buo ang pamilya. Samantalang yung ibang nasa abroad, nagtitiis, kinakailangan magtiis na magkahiwalay para lamang makapagpadala ng pera. Di ba parang, di mo nakikita, mapahalad ka dahil hindi ka man nakakapagtrabaho abroad, pero buo kayo at nakikita mong lumalaki ang iyong mga anak. Kumpara doon sa iba, no, na nando doon nga, nakakapagpadala ng maraming lato sa kanilang mga anak, pero pero iwa-hiwalay. Pero tabi-tabi po, no, sa mga nasa abroad o sa mga pamilyang meron na nasa abroad, magkahiwalay man kayo, no, pero wag niyo sanang tingnan na kayo ay magkahiwalay. At hindi nyo naman sabing mapalad din. Kasi baka gamitin natin na nasa abroad tayo kaya pinababayaan tayo ng Diyos. Minsan kinakailangan mo, yung kailangan mong tanggapin ng bukal sa iyong loob na ang paghihirap na pinagdaraanan mo, ang pagtitiis na hinaharap mo ay dahil o para sa mga taong mahal mo. Kaya hindi ka malas o kaya hindi ka kawawa. At pag natanggap natin ang ating katayuan, kahit nakakaranas tayo ng hirap, ng paghihiwalay, ng distansya, nagagawa natin hanapin ang dahilan para maging masaya. Kung sahaling ikaw ang may sakit, baka pwedeng makita na at least ikaw ang may sakit, hindi yung anak mo. Diba kung sinabing may sakit ka, at least nalaman mo may sakit ka, mapalad ka, may panahon ka pa para kung anuman o ilang mang taon ang natitira sa buhay mo, masasamantala mo. Hindi mo na ito sasayangin. Hindi ko lang alam, no? Kasi sabi dito, mapalad kayo kung inaalimura kayo, inuusig, pinagwiwikaan. Pero kailangan nyo tamang konteksto. Pinagtatawanan ka ba dahil nagsisimba ka? Mapalad ka. Pero kung papatulan mo yung mga tao na umuusig o pinagwiwikaan ka ng hindi maganda, tapos papatulan mo, iba yan. Doon talaga lalabas na hindi para sa Diyos ang ginagawa natin, kundi para sa sarili natin. Kasi ang gusto nga natin kasi, ma-appreciate tayo, mapansin tayo. Pero yung kahit walang nakaka-appreciate, pero gagawin mo pa rin ang mabuti, ang tama para sa Diyos, yun ang tunay na mapalad. Ano po, no? Ano man ang sitwasyon mo, kalalagyan mo sa buhay, sana mas makita mo yung dahilan ng pagiging mapalad mo kaysa dun sa mga bagay na iisipin mong kawawa ka. Tamang attitude. Tamang pagtingin sa buhay. Yun ang kailangan nating matutunan. Yun ang kailangan nating hingin sa Diyos sa araw na ito. Amen? Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin.
Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasulangatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alain namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain na iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang manamin sumasalangit at sambahin ng sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamin.
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Ayun at ipahayag kanyang pagkalinga at at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang alisagana, sa panahon ng digmaan at kagulukan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag pagkalingat habang
buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaligtasan.